Siguro gusto nyo ako nakikitang nag-stress. Alright, that is a freaking lie. Medyo na-trigger ako doon. 2.5 lang yan. O, mura o. Blue eyes pa o. Lungkot ako. Bakit pa natin ginagawa to, guys? Nalulungkot ako. Hi guys, this is Dog Coach Francis and welcome back to my channel. Ngayon, magre-review na naman tayo ng isang bilihan ng mga aso dito sa Metro Manila. Maraming mga comment ang nakuha namin doon sa last video namin. Pwede nyong i-click banda dito. Meron mga ilan na nag-request na i-review natin ang isa na namang lugar kung saan pwedeng bumili ng aso. So, ang gagawin natin ngayon, manunod tayo ng video ng ibang YouTuber and we're just using your video for fair use po lamang. We just want to educate and that's the main goal of this channel. So, walang pikon and we are just trying to give our 2 cents worth. Actually, 2 peso worth o baka wala naman talagang halaga. Pero ang gusto lang namin ay i-share kung ano yung nasa isipan namin. So, walang pikon, walang magagalit. And ang pinakabida dito sa channel na ito, hindi ako. Ang bida dito ay yung mga aso. Alright, simulan na natin sa video na ito. Presyo ng mga puppy dito sa Arangke Market Pet Shop. Napakaraming stock nila ngayon mga pet friend. Tama-tama para sa weekend. Halika kayo mga pet friend para makita natin kung gaano kamura at kaganda ng mga presyo ng mga puppy nila. Okay, so Arangke, first time kong pumunta dito before I even went into dog training. Alam ko meron ng gantong lugar sa bandang ano to eh, sa bandang Recto sa Metro Manila. Tapos malapit ito sa isang palengke. Medyo makalat itong lugar na to nung pumunta ako. Ewan ko lang kung nagbago na ngayon dahil nga bago na yung administration. Pero ang importante is titingnan natin ano ba yung welfare ng mga aso or mga hayop na ibinibenta sa mga lugar na ito. Okay, so right from the get-go, makikita natin mayroong mga iba-ibang hayop, ano? And pag mainit or maalinsangan, can you just imagine kung papaano yun ambient temperature dito at kung healthy ba siya para dun sa mga hayop, lalong-lalo na sa mga aso at pusa. Okay mga best friend, iniimbita ko kayo dito sa Arangke Market Pet Shop. Narito ang aking mga paninda. Okay, friend, nga. Update ko yung mga paninda ko sa inyo. Yung paninda niya, ito, mga pusa, and nasa bangketa. So, alam niyo yung mga pusa, kahit na hindi naman ako professional cat behaviorist or cat professional, meron din ako mga pusa. And one thing I know about cats is, mabilis silang ma-stress. Okay? So, ayaw nila yung maingay, ayaw nila yung masyadong exposed sila. Kasi cats are, they are predators, pero they are also prey. Kaya ano, gusto nila nagtatago sila, gusto nila nasa box sila, di ba? So, umpisa pa lang, medyo hindi na ako nag-agree. Hindi na ako agree na nandito sila sa bangketa. Five lang yan. Okay, meron tayo mga breeder size. Budget meal, mga ka-pet friend. 3K lang sa niyan. 3K lang yan. Breeder size? Pag pusa, ang hirap talagang malaman. Or maybe wala lang talaga ako masyadong alam sa pusa. Pero by the end of the day, these are cats. These are animals that should be taken care of. No? Anyway, so budget meal. Pag-usapan nga natin yung budget meal na yan. So, aside from cats, dogs, and animals, mahilig ako sa sakyan, mahilig ako sa mga motor, mahilig ako sa mga video games, di ba? Pero, yung budget meal na yan, minsan, instead of being good, minsan it's not worth it eh, kung budget meal.
Okay, whether that's a car part or a motorcycle part or kahit na video game na nga lang, pag budget meal, minsan pangit pa nga yung quality eh. So, papaano pa para sa mga hayop? Diba? So, medyo hindi ako agree doon sa mga budget meal. Kasi kung ikaw, bibili ka ng isang budget meal, ibig sabihin, you cannot afford it. So, kung ang purpose mo ng paghahanap ng mga alaga ay budget meal, huwag ka na mag-alaga. Baka wala ka pang perang pambayad ng vet. Baka wala kang perang pambili ng dog food. Okay? So, if you cannot afford it, do not get a pet. Okay? If you really want to take care of him, magastos. And you really have to set aside a budget for that para alagaan. And then, kesa bumili ka sa mga ganitong lugar, lalong-lalong kung pusa, then go ahead and adopt. Diba? Ang dami dyan. Ang daming mga shelters na... Again, hindi ko alam bakit ko pinapanood to. Ni-request nyo. So, papanoorin natin, i-review natin. Pero, gusto nyo ako nakikita ng stress. Pero, this is very stressful. Kuya Wally, yung ating mga puppy. Alright, that is a freaking lie. Medyo na-trigger ako doon. How could that be a border collie? That is not a border collie. So, nakapag-train na tayo ng mga ilang border collies, no? And, hindi sila ganito. One thing's for sure. Tapos kahit na sabihin mo, okay, benefit of the doubt, they're really border collies. Where's the pedigree? Diba? And kung isang buong litter to, bakit iba-iba yung tsura? Diba? Okay, I just need a breather. Daloy na natin. Collie. Mga border collie. Magkano sa border collie natin? 2.5. 2.5 lang yan. Oh, mura, oh. Blue eyes pa, oh. Border collies would not cost $2,500. Chances are, this is an Aspen. And don't get me wrong, I have an Aspen. We love Aspen and I've been training Aspens. They're very smart. We love all dogs. So, scam ba to? Itong negosyo? No, maybe the business is legit. Pero yung sinasabi nila, mag-research kayo. Don't take my word for it, okay? I'm just a learner just like you. So, ang purpose talaga ng channel na kaya ginawa natin to is gusto kong matuto mula sa inyo din. And we read your comments, pati yung feedback nyo, whether that's positive or negative. Pero kung ano man yung alam ko, isishare ko sa inyo. And I would tell you now, this is not a border collie. Tapos dito, sa ano natin? German Shepherd. German Shepherd, magkano yung ganyan natin? 6,000 na lang. 6,000. Ang hirap sabihin kung German Shepherd talaga ito, tapos 6K, chances are you really don't have any way to know kung German Shepherd talaga to, kasi tuta pa lang, and then wala rin pedigree paper. Pero from experience, medyo questionable na kagad kung talagang German Shepherd ito. Ayan. 6K lang. Male yan or female? Female. May mga female pa, 6K lang mga pet friend, oh. Sobrang mura ng Shih Tzu ni Kuya Wally Pet Shop. Okay. So, gusto ko mag-focus kayo doon sa isang puppy. Medyo mahaba yung muzzle niya. According to Kennel Club standards, yung mga pedigree dogs, yung mga purebred, dapat ang Shih Tzu, medyo pango yung ilong nila. Okay? And mapapansin nyo, from this side view, medyo parang merong Aspen na mixed breed na mahaba yung muzzle niya. So, maybe there is a Shih Tzu blood somewhere with the puppy. Pero hindi ako naniniwala na purebred Shih Tzu ito. Golden, ito. Golden Spitz. Golden Spitz. 1.5 lang, mga pet friend. Oh. Okay. Golden Spitz, tapos ginalaw niya yung head ng aso. Hindi nagre-react. Normally, puppies would react kasi there's interaction. One, it could be the dog is really stressed. Or two, baka may sakit na tong asong to. It's very concerning. Mapakalma. Actually, kape yun. So, siguro kaya ako hyper because of the coffee. So, pasensyan yun. Pom yan, pom. Male yan or female? Female. Female pa, mga best friend. Sobrang mura. Anong kapal ng balahibo. Again, because it's a puppy, ang dali kasing
i-pass off na isang breed yung isang aso na sasabihin mo Pomeranian to or parang German Shepherd to, Golden Retriever to, pero pag lumaki, marirealize mo hindi pala siya yung breed na yun. So, nakakalungkot na maraming mga pet lovers and maybe may mga pet lovers or mga pet professionals na nanonood din ng video na to. Please share your comments. And outright, sasabihin ko na, we're not even done with the video. We do not support such business practice. Especially, we are talking about animal welfare. 8-5, yeah. Anong breed yan, kapet friend? Pomeranian teacup. Pomeranian teacup? Ayan na naman, Pomeranian teacup. Alam nyo bakit tinawag na teacup yung mga puppy dati? Kasi yung mga runt ng litter, kasya daw sila sa isang cup katulad nito. Kaya tinawag na teacup. Ngayon, ewan ko kung anong sinasabi nila na teacup. And usually yung mga teacup naman is mga runt ito ng litter. Obviously, mali na nga yung pagkakasabi na teacup yung puppy and then the puppy itself doesn't look like a Pomeranian. Ayan mga pet friend, oh. Ganda to. Oh. Ano, tingnan nyo, lago ng balaybo. Anong type yan? Bear type yan, kapet. Bear type yan. Ano, gaganda niya, no? Male yan or female? There's no such thing as bear type. Again, it's a marketing ploy. It's a word that they connect to a dog so they can better sell it to you. 3-5 lang, kapet. 3-5 lang yan. Again, another dito. Budget puppy. Dito. Pares lang, kapet. O, mga 3-5. So, yung isang comment, mga crossbreed lang. See, that's making me agitated. Kasi you do not say na it's mga crossbreed lang. These are still puppies. These are still dogs. Pakita mo sa mga pet friend natin. Okay, so the dog is backing away. Ibig sabihin, medyo worried siya. This dog is gonna be fearful. Well, let's find out. Ganyan-ganyan. Tama ito. Magano nga? 3-5. 3-5 lang yan, mga pet friend. Sobrang mura, oh. Maltese. Maltese. Sabihin na natin na Maltese talaga siya. Pero if this dog is cowering away, chances are you would have issues behaviorally. Maybe the dog is not socialized very well. Or the dog really has been bred really bad at magiging fearful itong aso na to throughout the dog's lifetime. Ilang buwan na yan? 5 months. Ayan, 5 months, buhay na yan, mga pet friend. Buhay na buhay na yan. Buhay na buhay na yan. Ibig sabihin, meron mga chance na namamatay yung mga puppies. Yung ganito, abigay namin, 4-5 lang. 4-5 lang yan. Ciao, Japanese Spitz. Dito. So, kung bahala na, no? Bahala na kung sinong abutan ng in-heat or in-season, they would just breed and then sell it here. Parang indiscriminate breeding yung nangyayari. If not, this is what you call a puppy mill. 5-5 lang. Choco yan, choco. Okay, so Choco Lab, pero meron white dito, which I also highlighted with my previous video. Ang Labrador, dapat pure color siya. It's either yellow, black, or chocolate with no markings aside from the color of the Labrador. 3-5 lang yan, mga pet friend. Rottweiler? Alam nyo, nakapag-train na ako ng mga Rottweilers and Rottweilers are big dogs even as a puppy. Mapapansin mo talaga na malaki na ang kanilang paw, malaki na talaga ang kanilang build, and you know that this puppy is gonna be big. So, if this is indeed a Rottweiler na hindi kinrap yung tail, this is a really small Rottweiler. Magkano yung ganyan natin ka pet friend? 7-5. Mga spotted blue tang yan. Ayan, 7-5 mga pet friend. Ciao. Alright, so basahin ko lang sa inyo yung description ng isang chow chow according to the AKC. Okay? Chow chows are not born with blue tongues. In fact, chow chow puppies have pink tongues just like other breeds. The blue-black color develops as their eyes open. Sometimes the pigment change is slower, but the tongue pigment must always be complete by the time the puppy is about 6 months old. So, yan. Pomeranian natin. Magkano yung ganyan natin? 7-5. Ganda niya na. Male yan or female? Nope, not a Pomeranian. Malaki.
Ah, lalaki yan. Ayan. I wonder if these dogs are yan. Even vaccinated. Pomeranian. Okay, so, well, karamihan ng mga pinakita nilang mga puppies are obviously not purebred. Unang-una, wala silang binabanggit ng mga papers. Tapos, yun mga information na sinasabi nila is para sa isang matagal nang nag-aalaga ng aso at nagtuturo sa isang aso, isang malaking question mark ang mga information na binibigay nila. So, it's up to you kung gusto nyo pa rin pumunta dito. Again, sinabi nga, it's located in Recto, corner Alonzo Street in Metro Manila. And napansin ko lang karamihan ng mga pinakita nasa labas. If I remember, meron din parang indoor yan dati eh. Pero again, it's been a while since I've been back there or I even visited. Mas lalo akong nalulungkot at naawa para sa mga puppies na to dahil nandun lang sila sa isang mainit, maingay na lugar. Sa tabi nga ng kalsada. So that is not how you're supposed to treat a puppy or any animal at that. Legit ba? O scam? I think it's the latter. So prove me wrong. Comment kayo sa comment section. Would I buy a puppy here? No. Nalungkot ako. Bakit pa natin ginagawa to, guys? Nalulungkot ako. Hindi ko pa napanood to. Ngayon ko lang napanood. So, kasi alam ko the people who are selling these puppies are also just trying to get by. Kasi kailangan natin mabuhay. Pero, it's a puppy mill. We don't even really know what's going on in the background. So, guys, please try to educate yourself or share this video or I don't know. Let's just talk about this. Let's have a nice conversation so we can educate each other. Maybe I would also learn a thing or two. So that's it for this video. This has been Dog Coach Francis. Keep safe, keep healthy, and don't forget to pet your dog.